Showbiz Banatex, Miss Catherine Bernardo, abay bigla na lamang naging emosyonal nang maalala ang lahat ng ito. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpasimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ang mga videos po na inyong napapanood right now ay ilan lamang sa mga posts ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG account, kung saan ito po yung ilan sa mga pangyayari sa kanya from March onwards. Kasabay nito ay nag-post din po si Mr. Dominic Roque. Dominic Roque recently warmed the heart of his Instagram followers by sharing a video in feature some cherished memories he created last March. The video gave glimpse of Dominic's fun and memorable moments with friends. It highlights their beach bonding experience. Furthermore, the clip features several celebrities including Catherine Bernardo, Michelle D, Jericho Rosales, Alora Zazam, Jason, Marvin, Jan Manalo, and many others. Dominic captioned his post with his simple but sweet message, ito nung Marso. The post received a numerous positive comments from a netizen. Some of them are also appreciated then his friendship with Catherine, and here are some of them. Sabi, ang ganda, ang galing mo talagang kumuha, Dom. Best droner ever. The sunset, you always take awesome shots. Astig talaga si Master Dom. At Kat Dom friendship, the best. As of this writing, the videos already received 20,000 likes on the said social media platform. So, ayan lamang po ang ilan sa mga posts ng kanyang kaibigan at si Catherine Bernardo. Pero alam niyo po ba na may isang video na nagsisirculate ngayon na talaga namang humani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen at ilang mga fanay ni Catherine Bernardo. Kasi tila baga talagang naging emosyonal at parang na-trigger yung kanyang sa bagay nito. Kasi si Catherine Bernardo is mali. Alam naman natin na umatid talaga siya. If it is really true, kasi wala naman silang nilabas na any news about that. Pero, alam niyo po ba ng inan sa mga netizen na inapaiyak nang nakitang umiiyak si Catherine? It only shows talagang sobrang mahal po ng netizen ng isang Catherine Bernardo. At tila baga sinasabi ng ilang mga netizen sa comment section na nung pinapanood ni Catherine Bernardo, maaaring habang pinanonood niya ito, naaalala niya yung mga pagkakataon na sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. At ang tanging lang niyang kaagapay that time is ang kanyang pamilya. Napaka-blessed lang talaga na right timing dumating ang isang Alden Richard sa kanyang buhay ngayon na ngayon iniintriga pa. Biruin po ninyo ha, ilang buwan na rin pong hiwalay at talagang on the rock ang relationship. Di natin alam, baka noong November last year lang nila in-announce, pero talagang matagal na po talagang hindi magandang takbo ng relationship ng Katniel. And then, ang pinupukul po na nyo na issue dito kay Miss Catherine Bernardo, bakit daw ang bilis-bilis naman daw na palitan ni Catherine si Daniel Padilla sa puso ni nitong si Catherine, ano, napalitan niya na agad kay Alden Richards. So, para tila baga na wala na ba talagang karapatang sumayang isang Catherine? Kailangan ba talagang buong buhay niya? Kailangan magmumukmok siya? Diba deserve naman po ni Miss Catherine Bernardo na sumaya?
at right timing and talagang heaven sent ang isang Alden Richards dahil malaki ang naitulong ni Alden Richards dun sa healing process at sa moving on tiras ng isang Catherine Bernardo. As well as ganun din po no, ang kanyang buong pamilya na talagang nakasama niya for the rest of her life. Nakita naman natin, di ba, ng mga panahon hindi niya kasama yung kanyang past relationship for almost 11 years na hindi niya naman dininay na talagang naging masaya siya. Yun nga lang, talagang may mga ups and downs sa relationship. Di naman perfecto talaga yan. At dumating na sila sa punto ng paghihiwalay. So, at the end of the day, syempre, wala pa rin tayong ibang tatakbuhan kundi yung pamilya natin. Yung pamilya natin na talagang silang magtatanggol at sila yung talagang mag-cheer up sa atin sa pangapanahon na tayo po ay talagang lugmo katulad po na nangyari kay Miss Catherine. At ngayon, ay bumangon muli si Catherine Bernardo at pinatunayan sa mundo that she deserved to be happy. Kaya naman tigilan na po natin yung pambabash nito kay Catherine Bernardo. At dahil dyan narito na, number one bashers, ikaw basahin natin. Sabi ni Mirna Baluyot, napatalon ba na sanang video showing that si Kat in love pero si Alden in love din pero sa iba? Anong aaminin yung scripted acts? Yes, Alden is happy but not for Kat. Noon pa bago sumabog ang HLG2, masaya na si Alden sa success sa career niya, sa love at love ni Main sa kanya in spite of everything. Yung kay Julie win-win fake info, gawa-gawa lang ng GMA yon. Inuta sa kanya na yon ang sabihin niya, pero tignan mo, wala lang, kibo si Alden. Nag-commit na niya, non-committal siya. Non-committal, ano yun? Sigurista yan, di niya malalaman kung ano talagang nangyayari sa buhay niya. O, ba? Diba? Parang feeling mo talaga na talagang pinaniniwalaan pa rin talaga nila na talagang si Alden Richards is for Maine. Sabi po, ayan, sinagot siya ni Miss Amelita Nodalo. Ma'am, kayo po ba hindi kayo nahihiya sa mga sinasabi mo? Bago kayo magsalita, alamin ninyo muna, manood po kayo ng balita. Ano na bang nangyayari sa mga isipan nyo? Tama na po, huwag kayo magsalita na masasakit kasi alam nyo naman mga artista yan. Kita nyo naman po, for the show lang ang kanila. Magdasal po kayo para po maliwanagan. Sipin nyo na, mga aldab, na hindi matanggap ang katotohanan. O, diba? Kasi talagang hanggang sa mayon, pati po yung mga nagtatanggol sa katlin, talagang ano nila, binabasag talaga nila. Pero wala tayong magagawa eh. Ganun talaga ang buhay. May mga taong pagpipilitan pa rin nila kung anong gusto nilang paniwalaan. Lalo na kapag sarado na yung utak nila sa opinion ng iba. They will never listen to you. Para lang kayong mga batingaw na umaalingaw-ngaw. Ganun. Diba? And, niyaman natin sila pwedeng pigilan kasi rights nila yun eh. Magkomento, freedom of speech nila yun eh. Sabi nga ni Alden Richards, kung yun daw ang makapagpapasaya sa mga Aldab fan, let it be. Hindi niya para pigilan yun. Siya, gagawin niya kung ano yung dapat. Another comment, sabi ni Ma'am si Teresita Mercurio, wow, so meaningful song. Good vibes, Kat. Happy, happy, happy for you, Kat din. Thank you for your blog. Ayan. Thank you rin po, Ma'am si Teresita. True love ata. And Kat in Alden. Sabi ni Carmelita Eugenio, kinasal na si Main kay Congressman Arjo Ataide. Pinanood ko yung video na kasal nila sa Baguio kasama si Catherine. Heart, heart. Laughing emoji sa heart, heart. Mga abay. No, diba? May ganun talaga siya. So anyways, kahit ano po paliwanag natin, bahala na sila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!